magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Ito nga ngayon ang kaganapan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Masampal nga nitong si Suwi, itong si Dax, dahil nga sa nakita niya nga itong mayroong ibang babaeng kadate doon sa mall na yon. At sabi pa nga nitong si Suwi na aminin sa kanya nitong si Dax na may ibang karelasyon nga itong si Dax. Ngunit itong si Dax ay nagkaila pa rin dito kay Suwi at hindi niya inamin na may karelasyon nga siya at may kasama nga siyang babae doon sa mall na yon na nakita nga nitong si Suwi, pero hindi nga sigurado nitong si Suwi kung si Dax nga ba talaga yon. Pero sa paningin nga nitong si Suwi ay ito nga ay si Dax nga ito, at meron nga itong ibang babaeng kadate doon sa mall na yon, at ito nga ay kinakagalit nitong si Suwi dito kay Dax, kaya niya nasampal itong si Dax. At ngunit itong si Dax ay nagkakaila pa rin at sabi nga nitong si Dax na hindi niya magagawa daw yon dito kay Suwi dahil mahal na mahal niya nga itong si Suwi. Samantala dito nga sa catering na nila Alvin Susan ay bigla na lamang ang nagsisigaw itong isang shareholders dahil nga ang kanyang soup daw ay meron daw pustiso na nakahalo doon, at nagsisigaw nga siya dahil nga ay diring-diring nga siya sa nakita niyang pustiso na nakahalo nga doon sa soup na kanyang kinakain. At ito nga si Lynette nga ay nag-alala nga din dahil nga ay nakita nga nila na meron ngang pustiso sa soup nitong isang shareholders na kaibigan nga din itong si Madam Chantal, at ito nga ay nakita niya nga at diring-diring nga siya dito sa nakita niyang pustiso sa kanyang kinakain na soup. At ito nga si Madam Chantal nga ay pinagalitan nga itong si Lynette at sinabi nga dito na anong catering daw meron itong sila, catering service daw itong sila Lynette, at bakit daw nagkaroon ng pustiso sa soup na kinakain nga na isa sa mga shareholders ng Apex. At ito nga si Lynette nga ay sabi niya nga na hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng pustiso sa soup na siniserve nila dito nga sa mga taga-FX. At sabi pa nga nitong si Lynette na wala siyang alam kung bakit nagkaroon nga ng pustiso sa soup na iyon. At alam at ito nga ay hindi nga din maipaliwanag nitong si Lynette, at galit na galit nga itong si Madam Chantal dito kay Lynette dahil nga sa kanilang service na nagkaroon nga ng pustiso sa soup nitong isa sa mga shareholders ng Apex. At sabi pa nga itong si Madam Chantal na hindi niya palalampasin yun na nagkaroon nga ng hindi magandang servisyo itong catering nila Lynette dahil nga sa pagkakaroon nga ng pustiso doon sa soup na kinakain nga ng kaibigan nga nitong si Madam Chantal. At alam na nga at sabi nga pa nga nitong si Lynette na hindi niya talaga alam kung bakit nga nagkaroon nga ng pustiso doon sa soup na iyon. At nang narinig nga iyon nitong si Aling Susan ay nagulat nga siya at nagtaka nga siya, at ang kanya palang pustiso ay nawawala daw kaya, at nagduda na nga ito si Aling Susan na baka daw yun ang kanyang pustiso na nawawala at napunta nga iyon sa kinakain na soup doon nitong isa sa mga shareholders ng Apex. At galit na galit nga itong si Madam Chantal dahil nga sa pagiging pabaya nga nitong sila Lynette at nagkaroon nga ng pustiso doon sa soup na yon, na ito namang si Aling Susan daw nga ay nawawala nga ang kanyang pustiso, at maaari daw na baka daw yun yung kanyang pustiso na nawawala na nailagay at naisama nga sa soup na isinerve nitong sila Lynette sa catering doon sa mga taga-Apex. At ito nga guys ang pagkakabangan natin kung ito ba talaga ang pustiso nitong si Aling Susan, at kung bakit nga ba napunta nga yun sa soup na isinerve nila dito sa mga taga-Apex. At itong si Lynette nga ay hiyang-hiya nga at hindi niya talaga maipaliwanag kung bakit nga nagkaroon nga ng napunta nga ang pustiso nitong si Aling Susan doon sa soup na isinerve nila. So ito guys ang pagkakabangan natin dito sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po sa panunood ng aking mga video, and paki-like and subscribe na rin po ng aking channel, and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much po, and God bless us all. Bye-bye!